guys, welcome to my YouTube channel. For today's video, bali magpe-preventive tayo ng power amplifier natin na DIY. Kasi ako every year, kahit sa mes isang taon lang o every 6 months ay nagpe-preventive ako ng amplifier ko. Bali, bubuksan lang natin 'to and then tatanggalin natin yung mga alikabok sa loob. So ngayon na, pasensya na kayo, voice over yung gamit ko sa intro natin kasi tinamad ako magsalita abang nagbubukas ng tornilyo. Intake na yan. Ngayon, tatanggalin natin yung tornilyo. Abang tinatanggal ko yung tornilyo, magpo-promote tayo agad ng channel natin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman paki-subscribe, like, share, and then paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga sunod na video natin. Salamat. So ayun guys, bali ito na yung laman ng power amplifier ko. Gabi na eh, kaya medyo inaanal na natin yung boses natin kasi nakakaya sa kapitbahay natin. Bali, naisipan ko lang i-vlog ito. Sa may mga previous video na rin ako nito eh, na binlog ko ito. So ngayon, ang gagawin ko rito ay bali magpe-preventive tayo. Ilinisin natin to. Kailangan din ng linis ng gamit natin kahit every year lang. Taon-taon ako naglilinis eh. Kaso nung December, hindi ako nakapaglinis dahil sa sobrang busy. Kaya ngayon, ko lang naisipan na linisin. Ito muna yung una kong lilinisin. Tapos, ang kasunod ay yung kulay dilaw ko na amplifier na symbol din. 10:20 na ng gabi. Hindi pa ako makatulog eh. Kaya naisipan kong buksan muna ito. Dapat ipasabukas ko na ito eh. Ayun. Ito yung bali ko na lang, may kwento ko na muna. Ito yung kauna-unahang amplifier na ginawa ko. Buat nung nag aral ako ng electronics o TESDA. 2017 siguro. O 2017, halos na sa 5 years na ito. Bali, ang unang casing nito ay Wala na akong picture ng unang casing nito. Yung casing nito ay medyo pangit. Kaya ngayon, pinalit ko. Pangalawang casing na ito. Yung casing na ito ay galing kay Sir Ginabia na binili ko. And then, pasabihin nyo, ito lang binablog ko pa. Wala na akong may kukontent eh. Ayun. Tapos, yung driver nito ay walang kamatayang Rakula. walang kamatayang Rakula to. Rakula na thief. Ayan. Ayan o. Tapos, merong tin pierce na power transistor na Toshiba C5200 and then 1943. Ayan, kabilaan. At tingnan mo yung transformer nyo. Kung ganito, gawa ko rin ito. Kaso lang, medyo nagsisimula pala ako sa pag-assemble nito nung ginawa ko. Isang boltahe lang yung nailagay ko rito. Wala tong accessories na tulad ng pang pan and then para sa relay or mga buffer. Wala. Kaya naglagay ako ng isang isang transformer dito para sa fan and then para sa relay. Ayun. Baka pagtuwanan nyo ako eh. Okay lang. At least kwanto. 5 years na walang aberya ito. Ayun, tapos medyo sagwa lang talaga yung pagka-wiring ko. Sabi ko nga medyo nagsisimula pala ako rito nung ginawa ko ito. Yan oh, tingnan mo nga yung kwan nyo. Ito sa may diode nya. Tapos ito, dinagdag ko lang. Dati walang substart. Nilagyan ko lang ng substart kasi pag i-on mo siya, lumalagabog yung transformer. Kasi bigla ang pasok ng supply. Kaya naglagay ako ng substart dito. And then, kung mapapansin nyo, yan o. Magtuwanan nyo na naman, yung kapasitor ay, diba, ang babansot nila.
Lili ito. Kapasitor ang ginamit ko dyan ay 63 volts. Ayun o, 63 o. 63 na 10,000 microfarad. 12 piraso. Sabihin nyo, bakit dyan yung nilagay ko? Masyado kong tinipid. Hindi, yung dating supply nyan, malalaki rin. 100 volts din na 10,000 new wave. Kaso nga lang, andun, nakatabi. Kasi dapat gagawin ko yun o asimbuling ko ulit para sa may 3 tires ko. Kaso hanggang ngayon hindi pa nabuo. Kaya yun, hanggang ngayon doon pa rin siya, nakatago pa rin. Pero okay lang yan. Baka sabihin nyo hindi pwede yan. Pwede yan kasi nakaseries parallel naman yan 63 plus 63 magiging 126 yan. Kalabasan yan, di ba? Tapos ang output ng transformer ko ay nasa 72 ito. Primary number 16 and then secondary number 14. Taas din ang amperahin ito. Hato rin to. Ito yung dati yung nagda-drive ko sa may dalawang Live Pro ko. Hato rin kahit pa paano. Rakula naman, subok na sa kalabogan yung Rakula Ayan. Tapos meron lang siyang apat na pan. Ako kasi pag nagdi-DIY ako, madalas 4 pan yung ginagamit ko, apat. Dalawang buga doon sa likod and then dalawang exhaust sa likod tapos dalawang buga rito sa may harap sa may heatsink niya para kahit sa magdamagan o pangmatagalan na tugtugan may suporta yung init niya. Ayun. Bali, medyo malinis-linis pa naman kasi every year naman ako nagpipreventive . Munting linis lang, parang tao lang din yan. Hindi ka naglilinis ang katawan magkakasakit ka rin. Ayan. Bubugahan ko lang. Ang kinaiba lang dito sa pag-symbol ko, ito, wala tong bridge. Input buffer, tapos bridge, wala. Wala siya, pati mga switching, wala. Naka-rekta lang ako. Hindi ako mahilig maglagay ng mga input buffer . Nakasalalay ako doon sa may mga processor ko. Yun. Ulitin ko. Pasensya na. Medyo may 9 boses natin kasi gabi na. Ayan. Karakula. Thief na walang kamatayan. O, teka pala. Ito yung mukha nyo. Angas na mukha nito. O. Ayan. Na design ng mukha ng CE series na pagka-disenyo. Ayan. So ngayon guys, ito medyo nalinis-linis na siya. Yan na naman kung lang to preventive para kahit papano tumagal yung mga pyesa kasi once na naipon na yung alikabok kakainin na siya ng kalawang hanggang sa maputol hanggang sa masira na siya. Yan, kahit na every 6 months o 1 year kahit basta nagpe-preventive tayo tatagal yung gamit natin. So ngayon tugtugin muna natin. Baka mamaya nung binras natin may naputol na linya o pyesa. Ito, nakakabit na yung audio source ko. Cellphone lang. Cellphone ng asawa ko. And then, yung speaker natin, eto. Yung dalawang Live Pro ko rito na MCB. Ano, kasi gliligpit ako ngayon. Kailangan may setup ko na ulit ito dito sa loob ng bahay para napatugtog na kasi mag-iisang buwan na hindi napatugtog ito buhat nung New Year. Ayun, naka-plug in na siya.
Ayan. Ayan na. Okay na, tanggal na yung protect. Ayan yung mukha niya pag umaandar. Ayan o, dalawa, ay apat na pan. Ilaw yung sa soft start yan. Up. Natin, baka hindi na umaandar eh. Wala nga. Isa umaandar. Isa wala. Baka dito. Maluwag na yung cellphone. Ayan, meron na. Isa. Mas makuan talaga, mabigat yung bass ng Rakula. Maganda talaga pang bass yung Rakula eh. Pero ito, ginagamit ko ito pang mid ko ito. So ayun, hanggang dito na lang yung vlog ko kasi isusunod ko pa yung isang amplifier ko doon, yung kulay dilaw yung sticker na C50. Pre-preventive ko na rin yun, tatalilinisan ko yung loob para kahit papaano tumagal din siya. Ayun, bago tayo magtapos, magpo-promote muna tayo ng channel natin. Sa hindi pa nakapag-subscribe, baka naman paki-subscribe, like, share, and then paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga sunod na video natin. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.